Kanina pa, nakatingin si Lawrence sa babaeng nagkakape doon sa coffee shop. Ninanamnam niya pa ang pirasong tinapay sa kanyang bibig habang nakapukos ang mga mata sa babae. Gusto mo ba siya? Tanong ni Jake sa katumayo para bumili ng bagong kutsilyo sa katabi nilang pwesto. Gagamitin niya sa kusina mamayang gabi. Marami kasi silang lulutuin dahil parating ang kanilang mama. Ano kayang lasa niyan, kuya? Naglalaway na sabi ni Lawrence nang makitang kinain ng babaeng nasa coffee shop ang brownies. Isinawsaw niya pa ng babae ulit sa kape bago kinagat ang huling pirasong minatamis na tinapay. Gusto ko yun, Kuya Jake. Mamaya magkakape ulit ako. Nakangiting sabi ni Lawrence bago sila umalis sa harap ng coffee shop. Pagtitinda rin kasi ng kape ang hanap buhay ng magkapatid na Jake at Lawrence. Doon sila malapit sa kapehan pumupisto palagi. Dahil sikat ang lugar at maraming tao. Nakasupot na kape ang tinda nila. Homemade at masasabi nilang malinamnam pa sa kape sa mga coffee shop na nakapaligid sa kanila. Mura lang kasi ang kanilang tumpok na paninda. Ang dami mo namang lulutuin, kuya. Ilan bang nahuli mo? Tanong ni Lawrence sa kakumuha ng preskong karne sa lamesa at inilagay sa griller. Ipapalaman na naman niya sigurado sa tinapay ang karne. Hilig na niya ang ganoon tuwing may preskong huli si Jake para sa mga darating na bisita ng kanyang ina. Ilang saglit pa, handa na ang pagkain. Nakaayos na lahat sa pagkainan. Siyempre, ang espesyal na kape na gabi-gabing pinagpapaguran nila para maipagbili sa syudad. Eksakto naman ang dating ng kanilang ina, kasama ang dalawa nitong kaibigan. Katatapos lang rin magtimpla ng kape ni Jake. Inihanda na rin niya ang red shake na gawa sa dragon fruit, na paboritong paborito ng kanilang pamilya. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga inihandang pagkain ni Jake sa hapagkainan. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya silang manood muna ng nakakatakot na palabas. Kinabukasan pa kasi ang uwi ng mga bisita nila dahil malalim na ang gabi at wala nang masasakyan. Kuya, naalala mo ba yung nakita kong pagkain sa coffee shop? Gusto ko yun. Nakangiti ang request ni Lawrence kay Jake. Ngumiti lang siya at ginulo ang buhok ng kapatid. Hayaan mo. Makakatikim ka rin ng ganoon mamaya pag naubos na ang mga kapeng tinda natin. Natutuwang sabi ni Jake sa kapatid bago ito niyakap. Talaga kuya? The best ka talaga. Ani ni Lawrence. Sadyang binabalik-balikan ng mga tao ang kaping tinda nila Jake. Bukod sa mura at marami, masarap rin at tiyak na uulit ka sa pagkakape kapag natikman mo ang gawang bahay nilang kape. Nang matapos sa pagtitinda at dahil maaga pa, tutupa rin ni Jake ang pangako niya kay Lawrence. Balak niya itong sorpresahin mamaya. Kaya pinauna niyang umuwi sa bahay si Lawrence saka nagbabala. Lawrence, alam mo na ang gagawin mo mamaya pagdating sa bahay, ha? Bulong ni Jake na pagtaas baba ng ulo ni Lawrence. O sige, mauna ka nang umuwi. May bibilin lang ako. Dagdag niya sa kanya tinalikuran ang kapatid. Pumasok sa coffee shop si Jake at may kung anong hinahanap sa kapihan kung saan nakita ni Lawrence ang minatamis na tinapay na iyon. Palinga-linga lang siya
sa paligid at hinanap ang paborito ni Lawrence. Maswerte siya dahil naroon rin ang babae nakita nila nitong nakaraang araw. Nakipagkilala si Jake sa babae sa kanya ay tinanong kung anong pangalan ng brownies na kinakain niya. Sinagot naman siya ng babae. Itinuro rin sa kanya ang kaparehong brownies na kinakain niya. Nabili na ni Jake ang sorpresang brownies para kay Lawrence. Subalit para sa kanya ay kulang pa iyon. Nagmanman pa siya sa paligid at hinintay pang dumilim para antabayan ang babae. Gusto rin kasi niya ng bagong sangkap sa gagawin niyang kape mamaya. Kaya inabangan niya ang kaninang babae sa coffee shop at doon sa kanto naghanap ng tamang pagkakataon para hampasin ng matigas na bagay ang target sa ulo nang walang makakapansin sa kanila. Matagumpay niya iyong nagawa. Nawalan ng ulirat ang babae. Mabilis niya itong tinalian sa kamay at paa. Nilagyan niya rin ng busal ang bibig para hindi ito magagawa ng ingay sakaling magising ito sa biyahe. Iniligay niya ang babae sa maleta. Ayos na rin siguro kung patay na itong dumating sa kanilang bahay para na rin hindi siya mahirapan pa sa ibang proseso sa paggawa ng malinamnam at bagong produkto ng kape. Makalipas lang ang ilang minuto ay tuwang-tuwa na sinalubong ni Jake si Lawrence. Dala ang tinapay na gusto ng kapatid. Siyempre, hindi mawawala ang pangunahing sangkap sa kape na nasa loob ng maleta ang babae sa coffee shop. Isinagawa na ni Jake ang lahat. Binuusan niya ng mainit na tubig ang tatlong babaeng nakatali sa selya. Sila ang mga kaibigan ng kanilang mama at ang babaeng gustong tikman ni Lawrence bilang kape. Iniligay ni Jake sa magkabila niyang tenga ang earphone. Sa kanya hinasa ang kutsilyong gagamitin. Pakanta-kanta pa siya habang nakatingin kay Lawrence nang masayang pinagmamasdan ng kapatid ang babaeng gustong gusto niya. Dinilaan niya ito at ginising sa kagat. Lumabas ka muna dito, Lawrence. Bukas, may masarap ka ng kape sa pasalubong kong tinapay sa'yo. Ani ni Jake sa kaginilitan ang liig ng dalawang babaeng kaibigan ng kanyang ina. Lumabas si Lawrence kasunod naman ng pagdating ng kanilang ina. Jake, medyo paitan mo ang kape ha. Request iyan ni Don Arturo. Sigaw nito sa katiningnan ang mga kaibigan niyang nag-aagaw buhay. Ngumiti siya at tumikim ng dugo. Maya-maya pa, nagtaas ito ng kilay at umalis sa production area ni Jake. Umiiyak sa takot ang magandang babae nang makita niyang sinasala ni Jake ang tugo ng dalawa niyang kasama. Nginitian lang siya ni Jake at nag-focus sa iba pang prosesong ginagawa. May masarap na dragon fruit shake na naman kami. Mahina nitong sabi na siya namang labis na ikinatakot ng babaeng nakabusal ang bibig. Habang sinisimot ni Jake ang dugo ng dalawang babaeng bingwit ng kanyang ina. Pagkatapos nun, sinalang na sila nang sabay sa pinainit ni Jake na cremation machine. Naghintay na maabo sila para ihalo sa barakong kape at timplahan ng asukal na may halong creamier. Habang naghihintay, sinimula naman niya na hubaran ang magandang babae. Hinahalikan pa siya ni Jake habang tinataga ng dahan-dahan ang tiya ng biktima gamit ang nabiling kutsilyo. Gustong gusto ni Jake ang trabahong ginagawa niya. Masaya para sa kanya
Higit pa ron ay kumikita sila ng malaking halaga. Pagkatapos maabo ng dalawang babae, maingat niyang isinalang sa cremation machine ang kapapatay niya lang na dalaga. Special ang babaeng iyon, kaya dapat lang siyang magdahan-dahan. Siya kasi ang bagong sangkap na bibigyan ni Jake ng bagong signatura, kapeng puro sa sarap. Pasimpleng umiti na may pagkagalak sa resulta si Jake sa bagong kape na naimbento niya. Bukas na bukas ay matitikman na ni Lawrence ang malinamnam na kape na gawa sa abo ng magandang babae. Gamit ang malaking mixer, hinalo ni Jake ang abo sa maraming kape at katamtamang creamier powder. Dahil request ng kanyang mama na kailangan mapahit ang kaping ipagbibili niya kay Don Arturo. Mabilis naman niya iyong tinapos. Sa kanya ginawa ang isa pang flavor na kape na babago sa kanilang panlasa. Tinawag niya itong Creamy Taste White na kapangalan ng sikat na kape sa TV. Katamtamang kape at asukal ang inilagay niya. Dinagdagan niya pa ng gatas at maraming creamier ang abo ng magandang babae sa kanya pinaghalo-halo at itinabi sa malaking garapon. Iyon ang magiging kape nila ni Lawrence bukas. Susubukan rin niyang kumain ng brownies kagaya ng babaeng ginawa niyang kape. Ano kayang lasa nun? Aniya, nagalak na galak matikman ang bagong kaping na imbento niya. Namangha naman kinabukasan si Lawrence sa lasa ng bagong produkto ni Jake. Naisipan pa niyang ganoon ang lasa ng kape na ipagbibili nila sa daan. Malasa at tamang-tama sa malamig na panahon ang timpla ng kape. Iyak na malaki ang kikitain nila kapag lasang gatas ang kaping likha. At hindi nagtagal, kumita sila ng malaking halaga sa loob lamang ng isang taon. Nakapagpatayo sila ng sariling coffee shop, The Coffee Maker. Kasabay ang paggawala ng mga babae sa kanilang lugar, ang pag-angat ng kanilang kumpanya. Nananatiling lihim ang sangkap nila sa kapeng Creamy Taste White. Lihim na sila lang ang nakakaalam ng pangunahing sangkap. Ang kapeng gawa sa abo ng kanilang mga babaeng biktima. Wala naman naging problema ang magkapatid sa kanilang araw-araw na produksyon. Ilang beses na rin silang dinalaw ng kapulisan dahil dun sa kanilang shop huling nakita ang mga babaeng biktima, subalit walang nakuwang ebidensya ang mga alagad ng pulis. Ang pamilyang Capilario, si Jake, Lawrence at ang hangal nilang ina, galing sila sa kanibalismo sa alinlahi kasama ang mga inosinteng tao. Hangad lang nilang paglawakin ang kanilang kaalaman para mapakinabangan ang kapwa-tao sakaling mamatay ito. Iyon nga lang, buhay at hindi patay ang kanilang pinag-eksperimentuhan. Ginawa nilang kape ang abo ng mga preskong katawan ng mga kababaihan. Nais nilang tikman. Pinagbili pa sa pangmalawakang industriya para pagkakitaan. Wakas! Siyempre, bago tapusin ang kwento, shoutout ko muna si Emmanuel Estalio. Katrabaho ko yan dito. Request niya daw, sana
mabanggit ko daw yung pangalan niya sa kwento ko. At shout out din pala kay Jobert Soria. At shout out din pala kay Harold Kasapaw. At shout out din kay Ian Lester Kagalingan. Maraming salamat po. At shout out din kay Jacqueline Tugagaw. At shout out din kay Justin Byron. At shout out din kay Floricel Estalio. Maraming salamat po. Sana po subscribe kayo sa channel ko. Maraming salamat po. Sana po patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa channel ko para lumaki tong tambayan natin.